sa wakas, mga kaibigan, natapos ng paghintay. Ito, game number 2, Blacklist International with 1-0 lead. Pakilala ko lang to, for Blacklist International, Kyrie for this Hellcurt, Edward naman for PNK, Popol and Gupa, Dexter for this Kufra, Aqua naman for Chang'e, at Killer for this Jawhead. Ito naman sa ating blue side, yan ang NXP Predator Solid Chester ang gagamit ng Selena. H2 naman para sa isang nga Lancelot Renche with the Thames. MB for this Xborg and Yawi for the Grok. Yun na, oh, this time around mga bestie wap, magkaiba ng playstyle ang gagawin ang galawan nitong team natin na to. So sino kaya talaga ang makakakuha din for this, maging consistent kaya yung Blacklist International na napaka-aggressive play nila, especially nung game number 1 with the 6-0. Tinapos nila yung laban ng 6-0 lang yata or 8-0 na hindi nakakuha ang NX Predator Solid. Just like kahapon nga pala, no, meron yung second series 21 Zero. Something yata, oh. 26-0 yung naging performance kanina sa ating game. But anyways, so far dito for NX Predator Solid, kung ano yung ginawa kanina Blacklist International, we're in a very aggressive sila. Ngayon naman, NXP ang gumagawa nun. Mm-hmm. Ang problema lang pala sa isang Selena, nakita natin kanina, is that kapag ka hindi tama yung pagkakabato ng kanyang Abyssal Arrow, possible na ang sumalo is si PNK. Tama dyan, no? Yung si Kupa pwede din. If ever, pero ito, good visions lang din. Itong kinaganda naman for PNK, meron silang pang vision-matic yan because of the traps ni PNK. And also for Celine as well. Pero yun nga lang, first blood sa middle lane, hindi natin napansin. Pero feeling ko, tinamaan ng pana yun. May tas ano pa rin, may ano, Celine eh. Oh. Pinasok na rin agad. Pero anyway, yung unang score dito sa atin, laro na kuha ng NXT Predator Solid, sila rin ang lamang dito in terms of code. May kita rin natin dito ha, malalim ang pwestuhan ng NXP. Tinatry nila kuhanin dito yung buff, pero kita natin si Dexter napilitan siya mag-flicker out at nandito na ang meteor shower ni paring Aqua and naagaw ng NXP Predator Solid dito ang buff ng Blacklist International. Tama din dyan. And NXP Predator Solid naman ang nakikita na ating agresibo this time. Paulan lang ng paulan ng pana or ng arrows dito from Selena and they mix it to it na kaya din naman patayin. Pero top lane, bottom lane, still the same. Hold lanes lang din. Let's check ang item naman dito for their starting gears. Oops. Tinamaan ang arrow, yun lang. Cops, nagkaroon ng shield pa rin si H2 again with another kill for NXP Predator Solid. At nakita natin dito, 4-man mask pala for NXP Predator Solid. So, literal na funnel for Lancelot. Speed up lang na speed up. At ang laki lang agad. Nakakalamangan kung nakita natin meron pang dalawang players yata na magwa 1k pa lang pero almost 2k na yung goal dito ng isang Lancelot for NXP Predator Solid. But anyway, still 2-0 for the score. We have the turtle now for the game, another Abyssal Arrow ang tumama. Uy, grabe nga yung combo! Para hindi na makatakas pa, diretso wild charge na rin and a kill for NXP Predator Solid. Grabe, kakabuhay lang ni PNK, yatap ulit mga besties. 0-3 na dito si Kuya Edward natin at medyo delicates na yan. Nakakaramdam na yan if ever. All 3 kills dito. Nakakuha na rin kagad ng NXP. Plus, Turtle has been secured for NXP as well. So, this time, parang bumaliktad naman nata ang vapor na NXP naman ang nakakalamang-lamang against the Blacklist sila International. Sila naman, no? Sila naman yung very aggressive dito. And kita natin for Blacklist International, parang medyo bumabagal yung ikot dito ng kalang middle lane. At dahil doon, makakompromise yung top lane. Kasi makakapatay na naman dito ang NXP Predator Solid. Iba yung asinta dito ng mga Abyssal Arrow ni Chester, regardless kung may asong nakaharap or not. Kasi kanina yung PNK, ganun din nalang patayin. At kita naman natin dito, very aggressive ang the middle lane. 3 players for NX Predator Solid. Peter Shower naman to defend. Kaso sila lahat ni Yawi, pero hindi pa rin makamatay. Mga kaibigan, Abyssal Arrow tumama again sa may bandang gilid. Pero hindi na i-go dito ng NX Predator Solid. At gano'n sinabi natin, very aggressive NXP squad. Kaya nga, and ito, si H2 nga dito, si misilip-silip na sa buff. Naagaw pa niya with that retribution. And the second skill, grabe naman. Ako po, mahirap talaga to. Maganda rin sana, nakita ko rin yung potential na gustong pagkagawin dito ng Blacklist International. It's either yung orange buff, ibigay kay Chang'e. Masakit-sakit nga yan, if ever. Pero ito na, ako po, papasok si Dexter, but sa no-go. And disengage Edward dito, wala na naman buhay. Balik na lang sa base kung sakasali may sobrang na, ano nahihirapan dito yung ano yung Blacklist International kasi sobrang sakit ng ano nung Lancelot. Usually kasi si Lancelot di ba mga kanyang skill niya automatic tuhog agad, so imagine yung penetration na ibibigay niya regardless kung may PNK kasi more on AOE.
AoE yung Thorn Grows niya. Another Abyssal Arrow, mga kaibigan. Kita natin ultimate come from H2. Dark Knight falls for the Hellcurt, pero kita natin ngayon Torres sa may middle lane. Ama si Sira Killer with that. Oh man, ang sakit talaga. Grabe din, ito pa another one. Naku po, at tatlo kaagad ang yatap dito on the side of Blacklist International, and the damage is real now for NXP Predator Solid as early as 5 minutes. Eh, parang mirror lang ng ginawa ng Blacklist International game number 1. Online na din kaagad ang NXP Predator Solid. Ito, si Lancelot, gusto na kaagad bumi-OD. Naku po. Grabe, ang sakit ng ano dito talaga. Kita mo yung damage kanina, parang ano eh, parang mix yung nag-ano no. Parang yung mage na nag-beatdown ng skill literal burst dito for NXP Predator Solid. Pero kita natin naman for MP, meron na siya agad siyang immortality against this Jawhead. So mas mahirapan dito yung Jawhead if ever na i-defend yung laning niya dito against this XP. Pero anyways guys, 6 minutes sa ating laro. 7-1 ang ating score for Chester dito. Gaya na sinabi natin, sobrang ganda ng mga bitawan niya for this Abyssal Arrow. Parang may ano eh, parang may pulso. No, oo nga, hindi, parang ano, parang may magnet yung kalaban doon sa Abyssal Arrow. Usang sumusunod kung nasan eh. Naku po, ayun, sa bottom lane lang din, mga kaibigan. Yatapi Baller, si Kuya Killer, and the thing, NXP Predator really want to push this game into game number 3. And ito na, si Dexter dito. Naku po, papasokin lang naman, but trying to defend this tier 2 towers. Ulti lang din si Aqua, binuhos na to clear out those minion waves from NXP Predator Solid. Okay na din, wag nilang tipirin yung skills nila kasi mahirap na pagka nagpa-easy-easy pa sila. Eh, dire-diretso, pumatay ang NXP Predator Solid. Eh. Mahirap pa sila ever. Tsaka kita niya yung ginawa kanina ni Chester at that time. Nung nakita niya nag-meteor shower si Ako, usually diba stay position kapag para isakto yung gusto nga punta ng projectile skill dito. For Chester, gusto niya i-aim yung Chang'o dito ng Blacklist International. Kaya napilitan lumayo or mawala sa posisyon yung meteor shower. But anyway, 21k versus 15k ngayon sa ating laro. Almost lahat ng second tier turret dito possible masira agad ng NXP Predator Solid. Yung Hellcurt di na rin makapag-split push if ever against NXP. At sobrang laki pa na kailangan nilang habulin dito in terms of items, lalong-lalo na naka-funnel Lancelot dito ang NXP. Exactly. At napanood natin to ng game number 1 na ganito din ang ginawa ng Blacklist na as early as 5 minutes yata o 7 minutes. Eh, halos ayaw na rin nilang palabasin ng NXP at this time nangyayari ito sa Blacklist International, and that's gonna be a big problem. Ngayon, for NXP, maximize na nila to. Kuhanin na nila, talagang patabay na nila na sobra si Lancelot para if ever na magkabugbugan, magkaharapan man, eh maibubuga mamaya sa late game ang Lancelot and the X-Board connection dito. Oo, pero so far ngayon ha, for NXP Predator Solid, sobrang sagana din yung mga side lanes nila. Kasi kumapansin natin dito for NXP or yung trio sa mid lane, hindi din talaga sila masyadong umikot sa mga side lanes. So si MB dito, most probably majority na ng farm na pwedeng kuhanin dun sa bottom lane side, siya din talaga yung nakakuha para sa kanyang export. So kita natin ngayon for Blacklist International, parang yung motion nila sa mapa, iisa na lang. More on clear na minion wave, at kahit yung Grok dito, hindi na mabigyan masyado ng damage. Oo nga, grabe. For NXP Predator Solid, napakasakit. Another one, papasukin dito with a mega kill, parang H2O Dexter. Trying to defend or to zone out this H2O, pero yun nga lang, there's an MB providing some fires against team. So takas na lang disengage. Kyrie din dito. Naku po, mahirap depensahan pagka ganito. 10-1 ang ating score. Napaka-dominante ng NXP Predator Solid din for this game number 2. 9-minute game time. Oh, imagine it guys. Dalawa dito yung 404 at another one. So may gilid natin, unstoppable na para kay Chester dito onto the Selena. Hindi na kailangan pang antayin na mawala ng damage dito si Chester pagdating sa late game. Kasi for NXP Predator Solid, talagang very aggressive sila ngayon sa ating laro. We have Yawi na tumatako para sa kanyang buhay. Meteor Shower dito just to clear the minion wave dahil wala din masyadong damage against NXP Predator Solid. Pero sa top lane side, baka mahuhuli dito at nadala sa torre. Rene J is down by the hands of this Blacklist International squad. Yun, baka nakalimutan ni Rene J. Nag-alisan na pala yung mga kampi niya natin dito na sa mga jungles. Pero, well, good kill for Blacklist International. At least they were able to kill or to get a kill against the NXP Predator Solid. 11-2 naman ngayon ang ating score, 10-minute game time. Ang problema lang dito, hindi lang madikitan ni Lancelot masyado yung tower. So, for NXP Predator Solid,
hindi lang sila makapagkuha ng tier 3 tower kasi dinedepensa ng Blacklist International. Like nung game number 1 na may Kimi sa Blacklist International, kaya mabilis sila nakabasag. So this time, feeling ko aabutin to ng Lord if ever for NXP Predator Solid if they really want to end this game as soon as possible. Oops, item check nga tayo, Drake Popeye, saglit. So for this one, top farmer 8.3. Okay, so imagine guys, isang 8.3 at isang 7.6 dito for the side. At habang nangyayari yun, unstoppable na pala si parin Lancelot natin dito sa ating laro. So grabe yung damage output si Dexstar. Mamatay na rin, pero yun, napatay lang din naman dito si Lancelot, shot down. Napakalaking pera nun if ever, baka 600 para dun sa nakapatay nung Lancelot. Although, ang problema nga lang dyan, kita natin yung Tori sa inhibitor threat sa middle lane, baka masisira na Chester with a flicker out. Si PNK babalik or yung Ashen ni PNK dito ay babalik. And that's it, another disengage for the both teams. Yun, naku po, si Yawi, pumasok in lang din mga kaibigan, sabay wild charge, sabay mamba out, wala lang din, subok lang, pero wala na rin buhay din dito. Yung tower, third tower dito ng Blacklist International, but still, they can still defend that one out. So, nakita natin na pumapalag-palag din naman ng Blacklist International, basta't kulang, or basta't wala si H2O, pwede kakayanin ng Blacklist International. So, for na NXP Predator Solid, alagaan na nila dapat to si H2O, kasi pag wala siya, mababaliwala yung finanel nila, or yung effort na ginawa nila na pinataba nila si Kuya H2O natin. And the turtle siguro, Lord siguro ang kailangan muna din dito. Lord for, objective na, para NXP. Maano na talaga. Kasi ngayon for Blacklist International, mapansin natin talaga na de-defend pa nila yung mga inhibitor turret dito. So tama yung sinasabi ni Zeus na mag-antay muna ng Lord. Although, ilang seconds na lang Lord Enhanced na yung lalabas dito for the 12-minute mark. So yung most probably inaantay dito ng NXP Predator Solid para mas masakit or mas solid yung kanilang Lord na makakasama. Pero mapansin natin for Kyrie, that is the endless battle for his item. So gaya na sinabi natin, medyo malayo pa kailangan abulin dito ng Blacklist International, yes, in terms of the item. So yun sinasabi natin, 12-minute mark, this is Lord Enhanced for NXP Predator Solid. Napakalayo ng Blacklist International to contest this one. Ang pipili na lang nila dito is to take a turret objective against NXP. Yun, no nga. At ito na, Lord dito pupunta sa mid lane. For sure, isang skill lang to ng Lord, if ever, na mapapababa, ng, mapapatikit ng NXP Predator Solid yung kanilang Lord sa third tower ng Blacklist International. So, keep it coming. The pressure dito is real later on in the life. Kailangan masabay-sabay na rin nila ng NXP Predator Solid yung other lanes bago pa dumating ang Lord. So, tingnan natin. Madedepensa naman to ng Blacklist International. For Blacklist International, kailangan talaga mahuli nila dito si si Lancelot nang walang tinatamaan si Chester. Kasi pag may tinamaan si Chester, tapos nahuli dito si H2, parang magkakaroon lang sila ng palitan. So, dapat freely sila makakagalaw in terms of team fight. Anyway, for NXP Predator Solid ng Lord, sa middle lane side, dadaan lahat ng minion wave nila magkakasabay na dadaan at lalaban dito against the Blacklist International. So, eto na ang Lord. Nakasira ng inhibitor turret sa may middle lane, pero here's the meteor shower to defend that one out. At sa may bandang taas natin, pumasok yata si Dexstar, nagkamalate, may flicker out para sa kanya against this NXP Predator Solid squad. Pero grabe yung slow dito ng trap din ng PNK, pero tower lock for NXP Predator Solid. Napakagandang pasok doon ng last insanity Dark Knight Falls para kay Kyrie with a petrify, pero hindi kinaya. Double kill for the Lancelot as well. Nako po mga kaibigan, kumakatok na sa pagkapanalo ng game number 2 ang NXP Predator Solid. Pero nako, look at this, depensa Marino naman din dito, Mitchell Shower is real, walang minions. Nako po, atrasan muna NXP dito, disengage, pero babalik. Ito na, kasama mga minion mga kaibigan, patay si Edward and another one that has just been taken down, but still a win for NXP Predator Solid with a 1-1, and we'll be having a game number 3.